Papuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng sandinagpan. Magsingawit kayo at siya'y ipagdangal, magpakailanman. Magpuri kayo, mga anghel ng Diyos, sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo, mga langit, sa Diyos na sa inyo'y lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng sandinagpan. Magsingawit kayo at siya'y ipagdangal, magpakailanman. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, nananawagan si Jesus sa atin bilang mga anak ng Diyos na tularan ang kanyang pagmamahal na walang pinipili. Bilang mananampalataya, tayo'y tinawag hindi para magsawalang kibo sa harap ng kasamaan at kawalang katarungan, kundi para iwaksi at lupigin ang kasamaan sa pamamagitan ng kapangyarihan, ng kabutihan at pagmamahal. Nawa ang Eukaristiyang ating ipinagdiriwang ang maging bukal ng ating sigasig at lakas, upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalatian. Panginoong aming Diyos, sari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, buktong na anak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, salwalhati ng Ama. Amen, amen, amen. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maisa loob nawa naming palagian ang mga galing sa Espiritu ng kabanalan upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo sa buong kapulungan ng Israel, magpakabanal kayo sapagkat akong Panginoon ay banal. Huwag kang magtatanim ng galit sa iyong kapwa. Sa halip, pangangaralan mo siya. Sa gayon, hindi ka makakasala dahil sa kanya. Huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong mga kasamahan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ako ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginoon, papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalang niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan. At huwag mong lilimutin iyong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang magpapatawad. At anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway. Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayong-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala, kung paano nahahabag ang ama sa anak niya, gayon siya nahahabag sa may takot sa kanya. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Corinto. Mga kapatid, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang Kanyang Espiritu? Parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Huwag dayain ninuman ang kanyang sarili. Kung may nag-aakalang siya'y marunong ayon sa sanlibutang ito, ibilang niyang siya'y mangmang upang maging tunay na marunong. Sapagkat ang karunungan ng sanlibutang ito ay kamangmangan sa paningin ng Diyos. Ganito ang sinasabi sa kasulatan. Hinuhuli niya ang marurunong sa kanila na ring katusuhan. Gayon din, alam ng Panginoon
ang iniisip ng marurunong ay walang kabuluhan. Kaya't huwag ipagmalaki ninuman ang nagagawa ng tao. Ang lahat ay inyo, si Pablo, si Apolos, at si Pedro, ang sanlibutang ito, ang buhay, ang kamatayan, ang kasalukuyan, at ang hinaharap. Lahat ng ito'y sa inyo, at kayo'y kay Kristo, at si Kristo namay sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, narinig ninyo na sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao. Kung may sumampal sa iyong kanang pisngi, iharap mo pa sa kaniya ang kabila. Kung ipagsakdal ka nino man upang makuha ang iyong baro, ibigay mo sa kaniya pati ang iyong balapal. Kung sa pilitang ipapasan sa iyo ng manlulupig ang kaniyang dala ng 1 kilometro, pasanin mo ito ng 2 kilometro. Magbigay ka sa nanghihingi sa iyo at huwag mong pahindian ang nanghihiram sa iyo. Narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuutan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at mabubuti at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo'y ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa sa iba? Ginagawa rin iyon ng mga hintil. Kaya dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsupo muna ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas, at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang hapon din po
sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, kung pag-uusapan po natin ang salitang pag-ibig, kulang ang isang araw sa pagbabahaginan. Ang salitang pag-ibig po ang pinakamadalas na gamiting salita. Ngunit ito rin ang isa sa naabusong salita. Magbibigay po ako ng halimbawa. Sabi ng isang teenager sa kaniyang crush, "Una kitang nakita. Love na kita." Sabi naman ng isang hugot line, "Ang pag-ibig mo sa kanya, parang domino. Nahulog ka sa kanya, pero siya nahulog naman sa iba. Hala, ang sakit naman." May isang hugot line naman na nagsasabi ng ganito, "Ang pag-ibig ay hindi lang basta emosyon na nararamdaman, kundi isang desisyon na dapat panindigan. Tunay ngang ang pag-ibig ay isa sa hindi nauunawaang salita sa mundo. Sapagkat ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang basta yung pangkaraniwang pag-ibig na nakikita natin sa mga teleserye at mga pelikula. Ngunit ang tunay na pag-ibig ay mas malalim at mas makabuluhan pa kaysa maaari nating maisip at madama. Ang ebanghelyo natin ngayon ay sumasalamin sa una at pinakamahalagang kautusan, ang kautusan ng pag-ibig. At ang utos na pag-ibig na ito ay may dalawang mukha o dalawang daan na hindi pwedeng paghiwalayin. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buo mong puso, ng buo mong kaluluwa, ng buo mong pag-iisip at ng buo mong lakas. Ang pangalawa ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. At nakapaloob sa pag-ibig sa kapwa, naibigin mo rin ang iyong mga kaaway. Maliwanag na ang ibig sabihin nito, kung hindi mo iniibig ang Diyos, dapat hindi mo rin kayang ibigin ang iyong kapwa. Kaya naman ang kabaliktaran, kung iniibig mo ang Diyos, ay kaya mo ring ibigin ang iyong kapwa. Hindi mo pwedeng ibigin ang iyong kapwa na wala ka rin namang pag-ibig sa Diyos. Lagi itong magkasama at magkakabit at hindi pwedeng paghiwalayin. Kaya nga malinaw na sinabi ni San Juan sa isa sa kaniyang mga sulat na hindi natin makakayanang ibigin ang Diyos, na hindi natin nakikita kung hindi natin iniibig ang kapwa na mismong nakikita ng ating mga mata. Si Kristo naman po, ang ating Nuestro Padre, inulit niya mismo ang puntong ito na minsan niyang sinabi, "Anuman ang ginawa ninyo para sa pinakaaba o pinakahamak sa aking mga kapatid, ginawa ninyo ito sa akin." Kaya nga marahil ay inyo pong maitatanong, ano po ba ang mga katangian ng pag-ibig? Alam po ninyo, napakaraming katangian ng pag-ibig. Subalit, nais kong magbahagi ng tatlong maiigsing punto. Una, ang pag-ibig ay isang kaloob. Love is a gift. Ito ay isang handog. Ano ang ibig sabihin nito?
Ibig sabihin, ang pag-ibig ay tinanggap natin mula sa ating Panginoon. Laging ang Diyos ang unang nagbibigay. Uulitin ko po, laging ang Diyos ang unang nagbibigay. Sinabi po ni San Juan, ito ang ibig kong sabihin sa pag-ibig ng Diyos. Hindi sa iniibig natin ang Diyos, kundi ang Diyos ang unang nagmahal sa atin. At yan ang pag-ibig ng Diyos. Hindi tayong mga tao ang unang nagmahal. Tayo ay marunong magmahal dahil una tayong minahal ng ating Diyos. At dahil tayo ay unang minahal ng Diyos, natutunan din nating mahalin ang Diyos at ang ating kapwa. Hindi pa tayo marunong umibig, iniibig na tayo ng Diyos. Kaya nga't ang pag-ibig ay malaya nating tinanggap mula sa ating Panginoon. Ito ang kaloob na niloob at pinagkaloob. Ang dahil sa pag-ibig na ito, hindi tayo natatakot harapin ang mga unos at hamon sa buhay. Matatag ang loob natin dahil alam natin na tayo ay iniibig ng Diyos at hindi niya tayo pababayaan. Ikalawang punto, ang pag-ibig ay mapagparaya. At ang pinakamagandang halimbawa dito ay ang mapagparayang pagmamahal ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Wala siyang itinira para sa kanyang sarili. Wasto at buong buo niyang inihandog ang kanyang buhay para sa ating lahat na kanyang minamahal. Inialay niya ang lahat-lahat para sa ikatutubos ng ating mga kasalanan. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ito ang tunay na pag-ibig. Ang ihandog at ibuhos ang iyong sarili para sa iyong iniibig. Isang palatandaan na tayo ay umiibig ay kung kaya nating magsakripisyo at mag-alay ng buhay para sa ating kapwa at sa ating mga kaaway. Sabi nga sa Ebanghelyo, maliwanag nating narinig, huwag ninyong labanan ang masamang tao. Kung may sumampal sa iyong kanang pisngi, iharap mo sa kanya, pati ang iyong kabila. Kung ipagsakdal ka naman ninuman, upang makuha ang iyong baro, ibigay mo sa kanya, pati ang iyong balabal. Sapagkat ang pag-ibig ay mapagparaya. Ikatlo at huling punto, ang tunay na pag-ibig ay nananaig sa lahat. Tanging ang tunay na pag-ibig ang siyang magtatagal dahil ang pag-ibig walang katapusan. Ang Kristiyanong pag-ibig ay yumayakap hindi lamang sa nakikita nating kaakit-akit, kundi maging sa mga hindi kaakit-akit tulad ng ating mga kaaway at mga taong nakasakit ng ating damdamin. At ito ang sinasabi sa unang pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Huwag kayong magtanim ng galit sa inyong kapwa. Huwag kayong maghiganti o magtanim ng galit sa iyong mga kasamahan. Ibigin mo ang iyong kapwa, sapagkat ang pag-ibig ang mananaig sa lahat.
Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, lagi po nating tatandaan na walang bagay na hindi saklaw ng pag-ibig. Dahil sa pag-ibig, natututo tayong magpatawad at maging mahabagin. Ang Diyos ay walang hanggan ang kaniyang disposisyon na magbigay ng puwang para sa ating kasalanan. Dahil tayo ay tunay niyang iniibig. At dito nagsisimula nating matuklasan ang isa sa pinakamalaking at dakilang sekreto ng buhay, kung papaanong ang pag-ibig ang pinagmumulahan ng lahat ng umiiral. Ang pag-ibig hindi lamang pakiramdam sa pagitan ng mga tao. Ang pag-ibig, isang banal na kapangyarihan na ipinagkaloob ng Diyos, matatagpuan sa puso ng bawat nananalig at sumasampalataya sa Diyos. At ito ang sinasabi sa ikalawang pagbasa. Tayong lahat ay mga templo ng Diyos at naninirahan sa atin ang Kanyang Espiritu. At tayong lahat ay kay Kristo sa ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa pagpapatuloy po ng ating banal na Eukaristiya, tayong lahat nawa ay matutong tunay na umibig sa kadahilanang ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, ay pag-ibig. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang na Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Ama na tulungan niya tayong isabuhay ang salita ni Kristo upang ang kaniyang pag-ibig ay tunay na maging ganap sa ating buhay. Sa bawat panalangin, ang atin pong itutugon, Ama, gawin mong ganap ang iyong pag-ibig sa aming buhay. Ama, gawin mong ganap ang iyong pag-ibig sa aming buhay. Mapagmahal na Ama, gabayan mo sina Papa Francisco, mga obispo, mga pari, mga diakono at mga laiko tungo sa pag-ibig at paglilingkod ng walang kapalit. Kami dumadalangin. Ama, gawin mong ganap ang iyong pag-ibig sa aming buhay. Mapagmahal na Ama, gawin mong tapat na daluyan ng iyong pag-ibig lahat ng mga lingkod bayan. Kami dumadalangin. Ama, gawin mong ganap ang iyong pag-ibig sa aming buhay. Mapagmahal na Ama, nawa silang mga kasalukuyang dumaranas ng matinding pagdurusa ngayon ay makaranas ng pagmamahal sa mga taong nakapaligid sa kanila. Kami dumadalangin. Ama,
gawin mong ganap ang iyong pag-ibig sa aming buhay. Itinataas namin ang aming mga kapatid na may pinagdaraanan sa kanilang mental health. Kami dumadalangin. Ama, gawin mong ganap ang iyong pag-ibig sa aming buhay. Amang mapagmahal, yakapin mo sa iyong ganap na pag-ibig ang mga yumaon naming mahal sa buhay. Kami dumadalangin. Ama, gawin mong ganap ang iyong pag-ibig sa aming buhay. Itaas din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin, ang mga pangangailangan ng ating pamayanan, at ang ating personal na mga kahilingan. Kami dumadalangin. Ama, gawin mong ganap ang iyong pag-ibig sa aming buhay. Ama, isakatuparan mong ganap ang iyong pag-ibig sa aming bawat pagpapasya at gawain sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Magsupo ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang upang ikaw ngayon ay aming paglingkuran, hinihiling namin naway mapakinabangan ang aming inihain sa iyong karangalan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanat kamatayang aming pasanin ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong luningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman, kami iyong liwanag bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sa pilay ay nakalakad at nakiramay sa
magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila, at San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ang Diyos ay pag-ibig. Tayong lahat naway matutong
tunay na umibig. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakadami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit tayo sa Kanya at magbalik loob. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggal lang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Maraming salamat po. The day for you I stand.
with your joy endlessly. Lord, help me understand to follow your commands. I entrust my life into your announcement. Sa darating na Miyerkules, February 22, ay Ash Wednesday, na siyang simula ng panahon ng Kwaresma. Sa hapon ng Martes, February 21, matapos ang misa ng ikalima, ay idaraos po ang paralituhiya ng pagsusunog ng mga lumang palaspas na binasbasan at ginamit noong nakaraang linggo ng palaspas. Ang abo mula rito ang siyang gagamitin sa Ash Wednesday. Susundin po ang Sunday Mass schedule sa araw na ito at meron din pong pagpapakumpisal sa araw na iyon. Ang araw din po ng Ash Wednesday ay mahalagang araw ng pagsasakripisyo, pag-aayuno at paglilimos. Lahat po na nasa hustong gulang ay may obligasyon na lumiban o bawasan ang pagkain o mag-alay ng pagsasakripisyo
sa kani-kanilang pamamaraan. Maraming salamat po. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, bagkos dapat natin pagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng Alert Level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19. Agad-agaran na tayong magpabakuni, bakuna at booster. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor na Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong aming mapakinabangan ang dulot na kaligtasan na aming pinagsaluhan bilang sangla ng iyong tiyak na pagsagip sa tanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto Nuestro Padre Jesús Nazareno, itigtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluwalhati